Hindi makamove on yung mga dilawang kakampon mga kababayan doon sa statement ni Ela Cruz. Yung gumaganap na Irene Marcos sa Made in Malacanang movie ni Daryl Yap. Sinabi kasi ni Ela, di ba, na yung history is like chismis. Galit na galit yung mga dilawang historians. na si Ambito Campo na journalist historian na dilawan. Ngayon naman, umintra na mga kababayan yung Kabataan Party List representative. Si Raul Manuel sabi rito, "You are on the wrong side of history if you act as an apparatus to distort it." What? So kayo nasa right side of history. Pag hindi naniwala sa inyo, wrong side of history kami. What? Kayo na. Diba? Paniwalaan ninyo yung gusto ninyong paniwalaan. Kami rito, paniniwalaan din namin. Din namin ang gusto naming paniwalaan based sa mga information na nakuha din namin. Di kayo, magsulat din kayo ng libro ninyo. I-maintain ninyo yung kasinungalingan. Sige nga. Ang tanong, kung paniniwalaan yung mga libro ninyo o hindi. Gumawa kayo ng sarili ninyong. Yun ang ginawa ni Risa. Sige, distribute ng mga history books. Kasi kontra siya doon sa sinasabing revisionism. Ngayon, galit kayo sa sinabi ni Ela na chismis. Chismis man talaga. Di ba? Ito ang paalala ng Kabataan Party List representative kay Ela Cruz na kamakailan ay naging kontrobersyal dahil sa payag niyang history is like chismis. Sabi po ni Raul Manuel, Ela Cruz, kagalang-galang at mahirap ang ginagawa ng historians. What? Sa inyo, kagalang-galang kasi pabor sa inyo. Sa amin, hindi po. Karamihan sa kanila mga sinungaling. Ang sinungaling ba ay kagalang-galang? Karamihan sa kanila mga sinungaling eh. Hindi sila nakikipag-chismisan. What? Paano mo nasabi? Ang dami kong kilalang history teachers. Mas marites pa kaysa doon sa mga tambay na mga marites sa barangay. Wala po sa level ng education yung pagiging marites. Kahit yun sa alta sosyedad, ang daming marites. Diba? Paano mong nasabi na hindi nakikipag-chismisan o nagmi-memorize lang ng dates? Sana may oras ka para makausap ng kapwa kabataan tungkol sa Philippine history. What? Para lasunin ninyo yung isipan ni Ela Cruz. Hindi man papayag yun kasi kilala kayo. You are on the wrong side of history if you act as an apparatus to distort it. Sabi nitong si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Anong distort? Ini-straight? Sa amin tinatanos, tinutuwid po, hindi dinidistort. Ang history is distorted na. Dinistort ng mga kaalyado ninyo. Yung mga matatanda ninyong kauri. Dinistort nila yung history. Lalo si Damaso, distorted ang lahat ng nasa tuktok niyan. Sabi ko sa inyo, ang mga turo ni Damaso, almost 80 to 90% mali. Mali po, basahin niyo ang Bible, i-compare niyo yung turo ni Damaso. Imagine yung mga tao, pinasamba sa kahoy, sa ginto, sa gold, bawal yan. Nagsasay ng cross. O wala man pong early Christians noon, basahin ninyo ang Christian history or even in the Bible, basahin ninyo. Nag-sign of cross ba si Jesus Christ? Pinako siya sa cross. You see? Nakuha ninyo.
na bigla kayo ngayon. Ang daming mga nalalaman natin, tinuro sa atin from elementary, hindi man totoo, lalo sa religion. Ang Bible po is historical accounts. It's scientific, is historical book. Yun po ang Bible. And you can confirm the facts ng mga kwento sa Bible with the archaeological finds. Mga kababayan na discovery ng mga archaeologists sa kanilang paghukay. So it is reliable. Pero yung kwento ninyo, kwentong kwentong Marites. Bigyan ko kayo, mga kababayan. Ikaw, Raul. Ano nga yung pangalan nitong bagong... ito ang prueba. Raul Manuel. Ito yung prueba na chismis ang history. Ito yun. Ipakita ko sa inyo. Pwede ninyo itong i-google. Nakita ko nito. Matagal na. Sabi rito. Basahin ko na yan kasi malabo. Sabi sa book, nagluksa ang langit nang siya ay inilibing, referring to Ninoy Aquino. Nang i-assassinate daw si Ninoy Aquino, nagluksa ang langit nang siya ay inilibing. What? Kumulog ng ubod lakas, kumidlat ng ubod talim. What? 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 Ano yan? You see? Anong klaseng kwentong ito, mga kababayan? As if we are reading, tawag doon, a fictional stories. Kinumpir na ninyo, ginawa na ninyo na as if isang Diyos si Ninoy Aquino. Kaya sabi rito, mga kababayan na nag-publish nito, pakigugol na lang po kung talagang nagluksa ang langit, kumulog ng ubod lakas at kumidlat ng ubod talim ng inilibing si Ninoy. Parang maganda naman ang araw nung inilibing si Ninoy. You see? Hindi natin i-revise ang ganitong mga kwento nila na ginawa ng Diyos as if yung mga emperador noon, di ba? Yung pakakilala, pagkikilala sa kanila ay parang Diyos dito sa lupa. Ano yung objective nila? Para totally alipin nila yung mga tao. Yun din ang ginagawa nila. Brainwashing. Para ilagay nila as if itong taong ito is like God, na hindi na natin kikwestiyonin ang kanilang mga ginagawa at gustong ipos na agenda para po sa atin. Kaya nga gustong gawin nilang, kaya nga ang tawag ko, Santa Mama. Ikinumpir na kay Mama Mary, nilagyan na ng... Diba? Tapos, kinopya yung Hail Mary, naging pinalitan ng wordings, ginawang Hail Lenny, full of grace. What? because sa inyo. Sabi ng mga nag-react dito, yung nagsulat at nagkwento niyan sa mga libro, sabihin nyo na lang yan sa mga pagong. Sabi ng isa pa, sana may tama na ang naisulat sa mga books of lies upang ang mga apo at mga apo natin ay hindi na maging mali ang paniwala sa tunay na kasaysayan ng ating bansa. Kita ninyo? Kaya kayo galit kasi nagising na yung mga mamamayang Filipino. Ang ganda ng panahon ng inlibing ang... dapat baguhin ang textbook kaya marami ang mga estudyanteng
kumaliwa dahil sa pagbabago nila ng kasaysayan at araling pandipunan. You see? Ang init ng panahon nung inilibing ang pambansang traidor. Abiglay, tirik ang araw sa Maynila ng araw na yon. Madaming nag-abang at nakiusyoso dahil maraming artista. Isa na ako doon. Oh, kita ninyo. Parang ginaya pa sa pagkamatay ni Kristo. Iyon na nga po ang ano. Iyon na nga po yung objective nila. You see? Ang tindi ng sikat ng araw ng libing niya, tirik na tirik ang araw. Hindi na marites ang tawag diyan, kasinungalingan na yan na matatawag. May nagsasabi pang figuratively speaking lang daw, mga gunggong ang mga kabataan ngayon, hindi nila naintindihan yan. Verbatim sila, kaya dapat lang sabihin ang totoong pangyayari. Amigo sa inyo. Plus na panloloko ang ginagawa po sa atin nito mga taong ito. Pagkatapos, galit na galit kayo kasi nagiging controversial itong Made in Malacanang. Siguradong patok ito mga kababayan sa Taquilla, dudumugon ito ng 31.6 million Filipinos. Di ba? Siyempre, inggit kayo kasi yung mga pelikula ng mga artistang kakampon, langaw. Yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.